What is up, guys? Bibigay lang ako ng update dun sa nauna kong video regarding dun sa alopecia areata. After ng 1 month na tuloy-tuloy na paggamit ng minoxidil, kasi ko na na-discover kung ano yung gamot sa mga ganyan. Baga, kasi dati nung nagkaroon ako nito since siguro mga 2016, eh, hindi ko hinahanapan ng gamot, hinahayaan ko lang. Kasi sinasabi ng mga iba, napagtatanong ako lalo na sa mga shop, sa mga parlor, ganyan, tapos sa mga derma, na tumutubo naman talaga yan, magantay lang. Hindi. At nung nagpa-derma ako, binigyan ako ng gamot. Kaya lang sinubukan ko eh, nagkaroon ako ng allergy. Tapos, parang pahiramdam ko, wala naman nangyayari. Kaya, ang ginawa ko, in-stop ko talaga siya, yung gamot. Tapos, nito nga lang, nitong ano eh, parang lumalaki na kapansin ko. So, sumali ako sa page, sa Facebook page ng yung may mga alopecia areata. Alopecia Philippines siguro yon yung page na yon, yung group. Ayun, sumali ako doon, tapos marami ako natutunan sa kanila kasi sa mga post doon na may mga sakit din na kagaya ko doon sa yung alopecia. Share kayo ng mga knowledge, ng mga gamot, kung ano yung mabisa, ganun. Mga experiences nyo, kung ano yung, kung bakit nagkakaroon. Ayun, so malaking tulong yung Facebook page na yon. At doon ko nalaman yung mga vitamins, mga kailangan mong gawin. Yung minoxidil, lalo na yung minoxidil. Kasi hindi ko talaga alam yung minoxidil na yan. So nung ginamit ko yung minoxidil, after a month, talaga nakita ko may pagbabago. Tapos sinabayan pa ng vitamins na LX Nutrition kasi yung ginagamit ko ngayon. Pero nakikita ko sa page nila ngayon ay yung Wolvit vitamin, siguro nabibili daw yun sa Mercury Drug. Mura lang naman, kaya lang hindi ko pa na-try. So susubukan ko siguro yun para mas siguro kung effective edi mas maganda. Pero sa ngayon ang ginagamit ko talaga is LX Nutrition na Airfinity. Tapos yung minoxidil lang. Tapos nagpalit ako ng shampoo kasi may nabasa ako na hindi ko sinisiraan ha. Masyadong matapang kasi yung ibang shampoo dito sa Pilipinas, gaya na lang ng Head and Shoulders. So nagpalit ako ng brand. Sinubukan ko lang itong Palmolive Green kasi. So ngayon okay naman. Okay naman ang ano, maganda naman yung improvement. Natutuwa ako kasi akala ko talaga wala nang pag-asa. Although hindi naman talaga totally na-heal talaga or tumubo na yung coconut ko dito sa bandang to. Kaya lang napapansin ko na medyo may mga baby hair siya na kumakapal ng konti. So mga unang picture, kasi pinipicturean ko yan simula nung June. So ipapakita ko sa inyo yung mga picture. Ito yung picture ko nung May, nakaraang May. Medyo talagang makinis pa siya. Tapos ito na, nagbahid na ako ng Kirkland Minoxidil nung June. Tapos ito nung July, nagkakaroon na siya ng medyo maliit na mga baby hair. Tapos kumakapal na siya bandang August. Tapos nagpagupit ako niyan. Pero hindi ko tinamaan itong coconut. September, and then itong October. Ayan. So may improvement naman. Kitang-kita naman sa picture na talagang yung ibang kuha ko dyan is talagang makinis. Tapos talagang malaki yung coconut na yan. Compare ngayon na talagang lumili tapos tumutubo. Medyo kumakapal yung mga area na ano, yung mga tabi-tabi, di ba? Malaking bagay din yung tanggapin mo sa sarili mo na may ganyan ka. Kasi once na maya o araw-araw mo na lang iniisip yan, mas lalaki ng lalaki yung coconut na yan, yung alopecia na yan.
So napansin ko lang talaga, malaking tulong yun, yung matulog ka ng tamang oras, 8 hours, tapos kumain ka ng masustansyang pagkain. Ako minsan lang naman ako kumain ng mga mga gulay. Kaya siguro talagang hindi ako pala kain kasi ng mga gulay, yung mga ganyan eh, yung mga prutas. Hindi ako pala kain yan dati. Gatas, ayun. Maggatas na lang din kayo. Kesa magkape kayo, maggatas na lang kayo. Tapos kung ano naman, mga pineapple, ganyan, buko. Bawasan nyo muna yung soft drinks, mga ganyan. Ano pa ba? Yung mga matatamis na, ano, mga chocolate, candy, ganyan. Basta yung mga matatamis, bawasan nyo muna. So malaking bagay yan yung mga hinakain. Kailangan masustansya yung pagtulog, kailangan sapat yung oras sa tulog nyo. Hindi kayo stress araw-araw, bawasan nyo yung stress nyo. Isa pa, kailangan siguro maghanap kayo ng mga gagawin. I-maintain nyo yung sarili nyo na laging busy. Hindi yung nakatambay lang kayo lagi sa kwarto. Nagbabad lang kayo ng computer, cellphone, so nobas kayo. As pumunta kayo sa mga kaibigan nyo, ganyan, kamustahin nyo sila, ganyan. Mas maganda na rin kung i-open mo sa mga kaibigan mo na may sakit kang ganyan, kasi kahit papano, eh, may napaglalabasan ka ng mga gusto mong sabihin. Kasi hindi naman lahat ng bagay eh, lagi mo na lang dinidibdib o sinasarili. So mas maganda kung nilalabas yan. So ipapakita ko sa inyo yung ito ko, itong coconut na yan. Kaya lang hindi naman talaga totally magaling na ha. Baga may patch pa rin siya, kaya lang yun nga, kahit papano may tumubo. Yun lang, yun ang importante doon. May development, di ba? May improvement. Kaysa naman yung talagang wala. Kung tutusin, maswerte pa ako kasi maliit lang yan. Malaki, lumiliit lang. Baga yung iba kasi talagang malaki dito. Talaga yung pano at ganyan. Maswerte pa rin talaga ako. Pero sa may mga ganong sakit, sana okay mo ulit ng pag-asa kasi ano yun eh. Baga araw-araw, tuloy-tuloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo. Ganyan. Tuloy nyo lang yung paggamot. Huwag kayo magsawang gamotin yung sarili nyo. Kasi walang ibang tutulong yan kundi kayo lang. Okay? So, ipapakita ko sa inyo itong patch ko. Ewan ko lang makikita sa camera, pero subukan natin. Ayan, medyo makapal na yung buhok ko. Makapal kasi hindi ako nagpapagupit. Ay, o nga pala, nagpagupit ako. Kaya lang hindi ko pinatamaan yung dito sa may coconut ko. Ayan, undercut ang ginagawa ko para hindi tamaan yun nandito. Ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. Ayun, nagpagupit ako kaya lang undercut ang pagupit ko kasi undercut para kung sakali man tamaan dito banda, ayan, matatakpan itong buho ko. Ito, matatakpan siya. So, pag kahit nasa labas ako, hindi gaano halata. Ayan, medyo kumakapal, pero paninipisan ko yan. O kaya, sabi nga ng iba sa akin, magpahaba ako ng buho, tali ko na lang. So yun, siguro mag-update ulit ako sa susunod. Hindi ko alam kung kailan, basta may makita akong improvement, i-upload ko kagad or i-update ko kayo kagad. Pero isa pang nagustuhan ko sa Minoxidil Kirkland is hindi lang pala siya para sa scalp, kundi para din sa bigote, sa balbas. Yan. Kasi dati nang ano, wala talaga ako niyan. Wala ako niyan, zero talaga yan. Napansin ko dumadami at kumakapal. Hindi, ang nangyari is dinadamay ko na rin. Kumbaga ito yung pinapahaba ko pero pinapahirang ko na rin to. Ayan, napahirang ko na rin para pag nakikita kong humahaba to, ibig sabihin medyo humahaba rin yun nandito ko. So ayun, natutuwa ako sa resulta kasi talaga dati baby face na baby face, mukha talaga akong totoy. Zero yan, talagang walang wala. Siguro ang meron lang ito, itong tapos dito sa part na to. Ayan. Pero ngayon, kung totoo sin, ano, nag-shave na ako. Nag-shave na ako, guys.
nag-shave na ako. Tumubo lang ulit, ang bilis tumubo. Siguro sa susunod na upload ko, ito yung magiging thread naman. Kung paano pinapahaba yung itong beard. Ayan, yung balbas. Siguro yan ang magiging susunod na video ko. Yung mga gusto magpahaba ng balbas dyan. Ayan, napakadali lang pala. Napakadali lang pala. Yung pala yung may mga James Harden talaga na makakapal. Tiyagaan lang pala talaga, pati ganun lang pala yun. May pinapahid pala yan. Hindi pala yung pinanganak ka tapos lumaki ka, nagkakaroon ng ganun. Antay mo lang humaba yung ganyan. Yung iba kahit mahaba na yung balbas, nagpapahid pa rin sila at parang alalay. Ganun. Kasi may nabasa ako na naglalagas pala yan. Pagka yung pinabayaan mo. Ganun. So, balik tayo dun sa alopecia. Hindi ko nasigaan ang pinapansin ng alopecia ko. Basta mahalaga sa akin, mahaba yung buhok ko. Tapos tanggap ko sa sarili ko na may coconut ako. At kung may makakita man yan sa labas ng mga kilala ko, din dedma ko na lang. Kasi unang-una talagang ayoko nang bumalik sa depression . Ayoko nang bumalik dun sa nangyayari sa akin dati na parang hiyang-hiya ako kung may nakakita ng ganyan. Ano nangyari sa'yo? Ba't may coconut ka? Ganyan. Hindi ko na pinapansin. Iisip ko na lang bahala na lang kayo kung kukutyain nyo ako o hindi. Pero kung tulungan nyo ako or damayan nyo ako, parang intindihin nyo ako, bigyan nyo ako ng lakas ng loob. So, salamat. Pero kung aasarin nyo lang ako, hindi na ako tatablan yan. Manhid na po ako dyan. So, ayan. So, salamat sa mga nanonood. At i-update ko kayo sa susunod. Kung sakaling may improvement to, talagang medyo napansin ko na kumapal, i-update ko kayo kagad. So, hindi ko alam kung kailan, basta i-update ko kayo. So, salamat sa mga nanonood, guys.